Hello, hello, hi, and welcome to another video dito sa Mimita Chinita. And for today's video, it's a very interesting at napapanong video. Okay, so ikaw ba ay nape-pressure ngayong nalalapit na Valentines? And you're thinking of, you know, siguro dating app na lang dahil mukhang mabilis yun. Pero nag-aalangan ka kasi syempre medyo delikado. Hindi mo kilala kung sinong mamimit mo, di ba? And if you are, tamang-tama tong video na to kasi in today's video, I'll be sharing with you kung ano yung ginagawa ko so that talaga namang ma-ensure that I am dating safely. For those who don't know me, my name is Mimi and I upload videos on Sundays, Tuesdays, and Thursdays. I know for the last 2 weeks, medyo tuwing Sunday na lang ako nag-upload. But I'm really trying my best. So hopefully na-upload ko tong video na to bago talaga nag-Valentines. At sa mga hindi pa nakasubscribe to my channel, please do not forget to hit on the subscribe button and also on the notification bell para updated kayo palagi pag may mga bagong uploads. And how is everyone doing today? I hope everyone's doing great. And I know itong ganitong setup, parang nag-umpisa to dun sa magnetic eyelash. At ngayon, medyo kinikit ko pa siya. Kasi I'm still trying to figure out tong kwarto ko. Diba, bala ko ngang reassemble at saka mamili ng mga bagong furnitures. Furnitures, nagkakala man laki ng kwarto ko. Gusto ko naman maximize yung space. Tapos, gusto kong magtanggal ng mga hindi ko na kailangan. Yun lang yung balak kong gawin. Kaya, hanggat hindi pa ako sure kung paano ko siya gagawin, ganito muna tayo. Okay, siguro lahat naman tayo, kahit yung mga very, hindi ko alam kung should I call them reckless, pero yung mga taong hindi masyadong paranoid and cautious, kahit pa paano, meron namang 1% yan na pag-aalala sa utak na medyo nag-aalangan sa paggamit ng dating apps. Kasi syempre, you don't know kung sino na nandun, di mo sila kilala kapag nakausap mo or what, diba? Kaya, kahit naman ako, yun din. I know other people are able to find love sa paggamit ng mga dating apps. And kudos to them. Pero let's admit it, other people find worse. Other people find, sad to say, lesson. Minsan sobrang horrible lesson pa that the price is their life. Or alam mo yun, mga horrible events pa malalapay nangyari. So syempre lahat tayo may ganong takot na sana wag naman yung mangyari sa atin. And it's not even about the statistics kasi baka sabihin ng iba, nako, mihira lang naman yung pagka-paranoid mo, meaning sa ilang tao lang naman yung nangyari. No, that's not the point. The point is, it can happen. It can happen to me, diba? And we only live once. Actually, mali nga eh. We only die once. Isang halang lang kaluluwang maka-encounter mo sa mga dating app na hindi mo alam kung uuwi ka pa ng buhay, diba? So, mga ganong takot ang meron ako. Kaya kahit ako, hindi rin ako nagamit nun. Until recently. And yeah, I am now in a dating app. Hindi ko lang sasabihin kung alin at nasaan. Sa mga nakakaalam, kung gusto nyo kong i-bulgar, sige, nasa sa inyo yan. Tapos, yeah, it can really be risky. Sinasabi ko na sa sarili ko is I'll just be extra careful. And ito nga, pinanganak tong video to at sabi ko gusto kong i-share sa mga tao yung experience ko, yung ginagawa ko. Kasi it might help them. Yeah, 2021 na kasi, so I'm just ready to to go back in the dating scene, diba? Kasi it's been a while since I've been in an actual relationship. Yung mga relationship ko in the past, puro fling-fling lang, date-date lang. Pero yung talagang long time relationship ko, tagal na, it's been 2 to 3 years na ata. So, diba? Tapos ngayon, I just feel that I'm ready kasi I feel that I'm in that good place wherein I have self-love. Tapos, I'm satisfied sa work ko. Parang wala akong masyadong issue sa katawan. Kaya feeling ko, it's a good time for me. Ayun, so, it's a good time for me. I'm a happy single. Bonus na lang kung magkaka-love life, diba? Aminin natin, most of us, we want to have that kind of love in our lives, diba? Yun na nga, it's 2021. It's all about me getting the life that I want. Parang, I'm very aggressive na ginagawa ko na yung mga gusto kong marating, diba? If you wanna be promoted, apply. If there's an opening,
If you want business, go kapag may opportunity. So, ganun lang din ginagawa ko ngayon. Hindi pwedeng patumpik-tumpik lang. Kasi, syempre, naka-work from home ako hanggang September, di ba? Tapos, hindi natin alam kung palalabas, kung okay na ba tayo kapag lumabas or what. So, syempre, I will never meet someone kaya hindi lang ako sa kwarto. I have to take matters in my own hands. At yun nga naisip ko, I have joined a dating app. And what I have realized when I joined the dating app is it's so efficient. Like, in a day, I get 10 to 30 likes. So, nakaka-boost pa siya ng confidence ko. I mean, hindi lang doon binabase yung confidence ko, yung self-love ko or what. Pero syempre, may atin, it's flattering, di ba? You know, 10 to 30 strangers find you pretty, find you cool or whatever, di ba? And sabi ko nga, sobrang efficient niya kasi you can also decline so many people at one time. XXX ka lang, di ba? Ganun-ganun lang. Tapos wala na sila. Hindi tulad ng in real life, you have to be like nice to the person even if you don't like them, kasi you're required to go on a date with them, kasi kapag hindi, sasabihin napaka shallow mo, you didn't even try to get to know the person, parang inekis mo na lang siya talaga, diba? Nakakaloka. So ayun, ngayon it's so efficient kasi walang mag-judge sa'yo na ganun kapag inex-ex mo sila, nakakakita sa'yo. So yun, diba? So efficient. Now let me share the tips that I do to ensure that I am safely dating online. Okay, so number one, filter. So I'm not talking about your pictures. I mean, it helps. What do I mean when I say filter? So you have to filter the ones that you're going to talk to. Diba? Kailangan yung standards mo, hindi lang based sa itsura. Ako, titingnan ko yung picture. Yeah. Kapag parang fake yung picture, pag hindi niya totoong, pag hindi picture ng tao, kunwari mga scenery, mga quotes, mga picture ng mga celebrity. Ba't ganung picture ay po-post mo? Ay mong post ng totoong picture mo? Syempre, nakaduda na yun. Mamaya, dummy account yun. Mamaya, may asawa pala yun. Naghahanap lang ng kabit sa mga dating apps. Tapos, ay, may mga hurt ka pa. Just, oh my gosh. Tapos, another thing na titingnan ko is yung mask. Kapag naka-face mask sila, yeah, I have to admit, mga 25% reason is, inisip ko, pangit ka ba? Kaya, ayaw may pakit ng totoong tsura, kaya rejected ka na sa akin. Pero, syempre, 75% is because of security. Why? Paano kung you end up meeting that person and then, you don't have a picture of that person to leave to your witnesses or sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Later, I'll be talking more about it. Pero yun nga, yun ang reason ko. Kasi syempre, kung wala kang picture niya na wala siyang mask, paano na kung may mangyari sa'yo? Diba? Ano pag mabasihan natin mata lang niya? As face mask, diba? Kakaloka. Kaya, pag mga ganun yung picture sa akin, kahit ano pang gandang profile mo, skip tayo dyan. Kasi kaduda-dudang karakter ka na para sa akin. Tapos, hindi ko alam sa mga dating apps kung posible. Sa iba, pero mukhang yung iba meron, yung iba mukhang walang ganitong feature. If it's possible for you to set up, like, if you filter mo na kung anong mga gusto mo, like age, background, and stuff. Kasi ako, I've dated younger guys. I've done it. Nothing happened. Although yung last relationship ko, 10 years younger sa akin, pero obviously, we broke up, so it's really problematic. So, not the type of relationship for me. Sa inyo, kung go kayo doon, di go. Wala akong problema sa inyo. Pero me, not gonna do that anymore. Kasi I've done that more than once. It really does not work out for me. Even sa religion, I've dated a Muslim, Baptist, dating daan, ano pa ba? Jehovah's Witness. I've dated different religions already. It's really not gonna work out kung hindi kayo pareho ng religion. It's at some point in time, it's gonna be a conflict. Kahit na hindi kayo parehong ganun ka-active sa church, it's gonna be a conflict. So, not gonna work out for me. So, pag may mga ganun na pwede mong i-filter, gawin mo na. Diba? Kung naman yung standards mo, set up mo na. Para mas madali na rin. Mas na-filter na nga yung tao. And then another thing, rather, is have standards. Diba? Hindi dahil sa may mga panahon naman na walang magla-like. Kahit naman ako, siguro mga ilang oras bago may nag-like sa profile ko. So, syempre, kung atat na atat ka na, tapos bigla ka natuwa sa unang nag-like sa'yo, pero hindi naman niya meet yung standards mo, wag! Eventually, meron yan, promise. Don't settle for less. Ika nga.
Tip number two, be very careful with the information that you're providing. Ako, ang dami ko ng mga nakausap who complains why I'm always like, before answering a question, I would ask, bakit? Bakit matinatanong? Like, diga saan daw ako? Bakit? Matinatanong? Nilagay ko na yung location ko doon. Why do you have to know? Diba? Unless sobrang lalim na ng relationship natin, nandun na tayo sa point na you're gonna come and pick me up for us to go on a date. Sige, sure, I might give you my address, pero, alam mo yun, or, what do I do daw for a living? Just be very careful. Ako kasi sobrang heightened lang yung paranoia ko, kaya ganun ako. Pero, I'm just being cautious. So, I hope you would do the same as well. Number three, kung talaga mag-meet na kayo, kahit na ilang buwan na kayo nag-uusap or what, I would highly advise for you guys to do it in public place. Kahit ano pang balak nyong gawin, sa public place mo na kayo magkita. Promise. Kasi, alam mo yun, kapag kayong dalawa na lang, ano na yun, kunwari napunta ka na sa kotse niya or what, yan na yung ano mo, last chance mo to run. Hindi naman sa tatakbo ka or what, pero kumbaga, napaka-vulnerable mo na by the moment that you guys are left alone. So you have to be very careful. Kaya as much as possible, try to meet up in a public place. Try to have your first dates. First dates talaga, hindi lang first date, pero yun nga, first dates to be in a public place para talaga mag-get-to-know mo yung tao at ma-ensure man hindi siya serial killer. Number four, remain civil, be kind, get to know the person, tapos severe ties if necessary. Kasi, this is more on your online, ano ba tawag doon? Pakikipag-usap mo sa kanya. Kasi, siyempre, you're trying to get to know the person. Sino ba naman sa matinong pag-utak na wala pang 10 exchanges, you wanna meet the person na, you love the person na, nakakaloka, diba? Alam mong BS lang. So, yun, kapag alam mong hindi kayo pareho ng hanap sa dating, severe ties if possible, just be kind. Kasi hindi, alam mo, may sa hacker yan or what, or may pagka-stalker, nahanap ka na pala kahit na napaka- cautious mo sa pagbibigay ng info, hindi natin alam. Pero yun, just be very careful. If you really have to walk away from a person, do so. Kasi nga, kung hindi kayo pareho ng intentions, masasaktan ka lang or may masasaktan sa inyo. So, kung hindi kayo pareho ng intentions, walk away. Kapag hindi siya, alam mo yun, if medyo duda ka sa kanya, walk away. Always trust your gut. Ito na, pag nag-meeting kayo, hindi enough na nasa public place kayo. Let someone know kung saan kayo pupunta. Kasi nga, hindi natin kung ano pwede mangyari sa'yo eh, di ba? Hindi natin pwedeng i-take to lightly. Kasi hindi natin alam kung sinong kikitain natin. Hindi natin alam kung anong uri yan ng tao. As much as possible, make it a group date. Ako nga, ako talaga medyo pinag ko na yung in-meet ko na group date. So, it's a double date. So, he's okay naman with that. So, nakakatuwa kasi, alam mo yun, syempre, kahit ako, mali ba niya? Kung pumapatay din pala ako, diba? So, being careful, hindi lang yan dahil sa babae tayo. Pero, syempre, kahit yung mga boys, hindi niyo alam kung ano rin ang tao yung kikitain niyo, diba? Another thing, kung sobra medyo preening kayo, pero gusto niyo pa rin may lone time with the person, gawin niyo magkaroon kayo ng bodyguard na nasa malayo. Alam niyo, parang sumusun-sun sa inyo. Diba? At least, meron kayong moment na in private, but at the same time, you're safe kasi you know that someone's looking over you. There you have it. Be very careful. Be safe. Trust your guts. Kapag feeling niyo there's something off, trust that. Okay? In all honesty, you don't need to have a date on Valentine's. So, kama pressure dahil sinabi ng society natin. If you don't wanna have a date on Valentine's, that's okay. That's perfectly fine. If you find value in this video, please don't forget to hit the thumbs up and share to your friends. And syempre, kung meron pa kayong ibang safety tips on dating online, please leave it in the comment section. And always remember, you can be the best version of yourself as long as you keep on trying. Thank you so much. I hope to see you in the next videos. Bye!